lahat. Yan. So, ngayon ay aaralin naman natin, pagpapatuloy natin ang ating pag-aaral sa math, no? Nung nakaraang mga videos natin, pinag-aralan natin ang multiplying fractions and mixed fractions. So, ngayon ay pupunta naman tayo sa division of fractions. Yan, no? Kasi magpinsan niyang division of fractions na yun, ano? So, ito ay makikita natin sa atin again, sa ating self-learning modules, no? No? At sa iba't ibang mga tasks ay makikita natin yung division of fractions. Importante na matutunan natin ang skills sa pag-divide ng fractions, tulong sa inyong mga magulang, tulong natin sa ating mga mag-aral para kayong mga bata, kayong mga magulang din na natuturo sa inyong mga anak, mas madali nating maintindihan ang pag-aaral natin. Good luck sa inyong pag-aaral at inaasahan ko na maintindihan ninyo at matututunan ninyo paano mag-divide ng mga fractions into another fractions, paano mag-divide ng fractions sa kanyang kapwa mixed fractions at papaano ang pagkuha ng mga reciprocal. Lahat ng mga yan huwag nyo intindihin masyado dahil may papaliwanag natin mabuti yan. At stay tuned lang kayo sa YouTube channel na ito para mas marami tayong matutunan sa division of fractions. Good luck everyone! Bago tayo magpatuloy, you know, sa pag-divide ng fractions, tignan muna at mahalaga nating tignan yung mga dapat tandaan or what you call the points to remember habang tayo ay nag-divide ng mga fractions. Okay, ano ang mga dapat nating tandaan? Okay, to divide fraction by another fraction, okay, multiply the dividend by the reciprocal of the divisor, then express in lowest term. Okay, so analyze natin itong mabuti, no? So, meaning divisions fraction by fraction. Okay? Imumultiply mo yung dividend sa reciprocal ng divisor. Anong ibig sabihin nun? Ano ba ibig sabihin ng dividend, no? At ano ba ibig sabihin ng divisor? Ano ba ibig sabihin ng reciprocal? So, klaro sa atin na kapag tayo nagdi-divide ng number, ang unang number na hahati-hatiin natin o i-divide natin, that's called the dividend. At kung naman yung pangalawang number naman, kung ilan yung paghahati ang gagawin natin, that's actually the divisor. Okay? Now, ano yung tinatawag natin na reciprocal? Ano? Ano yung tinatawag natin na reciprocal? Kasi importante ito sa pag-divide, alam natin ang reciprocal. Okay? So, tapusin muna natin ito bago tayo pumasok dun sa reciprocal. Then, para katulad sa dati natin sa multiplication, always express your answer in lowest term. Yan. Pag-usapan natin ng reciprocal para mas lalo natin maintindihan. Ano? Okay. So, ngayon, may mga halimbawa ako rito ng fractions. Yung halimbawa ko ng fractions na ito, kukunin natin ang kanyang reciprocal. Okay. So, sa madaling salita, pag sinabi natin reciprocal ay kabaliktaran. Okay? Or in vice versa, kabaliktaran ng kabaliktaran ng fractions. Paano sabihin ng ano ibig sabihin ng kabaliktaran ng fraction? Ganito siya. Okay. Kapag ka itong fractions na ito, 2/3, pagbabaliktarin mo lang. No? So, what is now the reciprocal of 2/3? So, ngayon, yung number na nasa baba, tataas mo lang siya. Yung denominator natin magiging numerator. At itong ating numerator magiging denominator. Yan. So, therefore, ang reciprocal ng 2/3 ay 3/2. O, di ba madali lang? Okay. Punta tayo sa kabilang sample natin. How about 5/4? Again, simple lang dahil babaliktarin natin siya getting the reciprocal, we have 4/5. Okay? Okay, moving on. Sa pangatlong sample natin, we have 1/3. Okay? So, simple lang ulit, babaliktarin lang natin, yung 1/3 is 3/1. Ngayon, kukunin natin ang simplest form.
Lagi-lagi naman kapag ka final answer, it's in the simplest form of lowest term. So, is 3 over 1 is 3 over 1 in a simplest form? Hindi, no? Kasi mayroon pa simplest form yan. So, ang ibig sabihin kasi ng device ng ano na to, ng fractions na 3 over 1, that's 3 divided by 1 actually, no? No? 3 divided by 1. What's 3 divided by 1? Okay, so that's actually 3 whole number. So, therefore, ang reciprocal ng 1/3 ay 3. Okay? Now, balik, tingnan naman natin itong whole number na to. Okay? Since, kukunin natin ang reciprocal ngayon ng whole number na 6, so ano ngayon ang kabalik na rin ng 1/6? Base dito sa ginawa natin na ang reciprocal ng 1/3 is 3, so therefore, ang reciprocal ngayon ng 6 is actually 1/6. Bakit? Bakit naging 1/6? Para katulad kanina rito, yung equivalent kasi, ang equivalent fraction ng 6 is actually 6 over 1. So pag binaligtad mo, ang 6 over 1, that's actually 1/6. Okay? So that's the what we called reciprocal. So ngayon, tayo na ay mag-divide ng fractions. So this is an example of fractions, 2/9. Diba? So that is a proper fraction. 2/9 divided by 4/3. Okay? Now, going back dun sa may points to remember natin, nung pakita ko lang uli ito. Okay? So pakita ko lang siya. So points to remember natin, to divide fraction by another fraction, multiply the dividend by the reciprocal of the divisor. So ano ibig sabihin nun? So unang step natin dito ay kukunin muna natin ang reciprocal. Okay? At ano yung reciprocal? Sinasabi natin dito, kukunin ang reciprocal ng divisor. Okay? Now, ang tanong, dito sa may ating fractions na ito, asan ba ang divisor dyan? Is it 2/9 or 4/3? Okay. If you're going to review the dividend in the divisors, even in whole numbers, ang unang number is actually the dividend, ang pangalawang number ay divisor. In this case, ang 2/9 ang ating dividend, ang 4/3 naman ang ating divisors. Ibig sabihin, ang divisor ay yung lagi yung pangalawang number. Okay? So, kung ito yung kung 4/3 kayo ng divisor natin, ibig sabihin, ito yung kukunin natin ang reciprocal. So, base sa pinag-aralan natin kanina, kukunin natin ang reciprocal ng 4/3. So, meaning, ang 4/3, ang baliktad niya, o ang reciprocal niya is 3/4. Tama ba? Okay. Ngayon, balikan uli natin yung points to remember kasi importante ito, no? To divide fraction by another fraction, multiply. So, ibig sabihin, yung word na multiply, multiply the dividend by the reciprocal of the divisor. Ang ibig sabihin niyan, yung ating division operation, ay gagawin natin multiplication. And then, copy the dividend. So, meaning, yung 2/9 divided by 4/3 natin ay naging 2/9 times or multiply by 3/4. Okay? Huwag malilito doon. No? Importante na lang kapag kayo nag-divide, laging kinukuha ang reciprocal ng second term pagkatapos yung ating division sign or operations ay ginagawang multiplication. Then, after nyan, proceed doon sa pinag-aralan natin na multiplication process in fraction. O, diba? Balikan natin yung multiplication guide natin sa fractions, no? To get or to multiply the fractions, multiply both the numerators and the denominators. Then, proceed to its lowest term or simplest form. So, meaning, multiply natin siya 2 times 3 and 9 times 4. Okay, going back again. Di ba meron tayong pinag-aralan na tinatawag natin cancellation method? Naalala niyo pa ba?
Okay. So, yung pinag-aaral nating cancellation method, kaya pwede natin i-apply dito. No? Para mas mapadali ang ating paglo-lowest term or pagsisimplify ng mga fractions natin. So, meaning, bago tayo mag-multiply both the numerators and denominators, think of a cancellation method. Okay? So, cancellation natin, this one, pa-criss-cross, no? So, we have 2 and 4. Okay? Ano ang number na pwedeng divisible to 2, divisible also to 4. So, that's actually 2. Meaning, kung 2 ang gagamitin natin, 2 divided by 2 is 1, and 4 divided by 2 is 2. Okay? And vice versa, yung pa-cross naman natin, we have 3 and 9. So, the divisible, the common divisor of 3 and 9 is 3. Correct? So, we have 3 divided by 3 is 1. Okay? And 9 divided by 3 is 3. Now, we can easily multiply both the numerators and the denominators. Okay, let's see. So, meron na tayong 1 multiplied to 1. That's actually 1. And we have 3 multiplied to 2. So, that's actually 6. Okay, so, sunod kong tanong, siya ba ay nasa lowest term na? Na-simplified na ba siya? Yes, of course, simplified na siya. So, therefore, ang 2 ninths divided by 4 thirds, ang kanyang quotient is 1 sixth. Ngayon naman, ay subukan natin i-divide ang mga samples na naririto. No? Iba't ibang mukha ng magkapakita ng pag-divide ang fractions para multiplication. Ano? Kaya makita natin, iba-iba rin yung mukha na ipapakita ko sa inyo na isosolve natin para pag na-encounter nyo itong mga ito sa inyong mga problem solvings, ay mas madali nyo madi-divide ang inyong mga fractions. Ayan. Okay. So here, subukan natin i-divide ang 3 and 1 sixth divided by 2 thirds. Okay. So pagkakalito ang nakita ninyo na itsura na i-divide, ang unang iisipin ninyo dapat is ang mga fractions na yan ay nasa it's either proper or improper fractions, no? So, since ang isang ito ay nasa mixed fraction, kinakailangan natin na ma-convert ito into improper fractions. Balikan agad uli natin. Uli natin yung ating napag-aralan tungkol sa kung paano mag-convert from mixed fraction into improper fraction. Ayan. So, balikan natin siya. So, kung matatandaan nyo, anong dapat natin gawin dito? Imamultiply yung denominator into whole number and then add to sa numerator. So, we have 6 times 3 is 18. 18 plus 1, we have 19. Okay? 19 over, ano, copy the denominator which is 6. Correct. Okay? Nasundan ba yung part na yun? Ano? Nasundan ba yun? Kung bakit naging 19 over 6? Again, 6 times 3 is 18 plus 1 is 19. Copy the denominator. Pagka nakuha na natin yung improper fractions, now, pwede na natin kunin ang reciprocal ng second term. Kaya ano ang ating second term? We have 2 thirds. Kunin ng reciprocal, magiging 3 halves. Tama ba? And then, yung division magiging multiplication. So therefore, yung 3 and 1 sixth divided by 2 thirds ay naging 19 over 6 multiplied by 3 halves. Okay. Following the guidelines on the multiplication of fractions, and thinking of the cancellation method, pwede meron pa tayong pwede i-cancel dito? 19 and 2, pwede ba? Okay, parang hindi, no? Kasi prime number si 19, ano? So, itong 63, pwede ba? Yes, pwede siya. Gagamit tayo ng anong common divisor niya? We have 3. Okay? So, meaning, yung 3, 3 divided by 3 is 1, 6 divided by 3 is 2. Okay? So, pwede na tayo ngayon mag-multiply ng both numerators and denominators. We have 19 times 1 is 19. And 2
times 2 is 4. Okay, so we have 19 over 4 or 19 fourths. Question, is that your final answer? Yan, laging ganun. Is that your final answer? Tandaan natin sa ating multiplication guidelines na palagi kapag ka na tayo mayroong sagot, even division, ganun din, laging isisimplify natin o ilagagawing lowest term. Meaning, hindi pa siya naka-lowest term kasi siya ay improper fraction pa. So ngayon, anong gagawin natin? Change this improper fraction into mixed fractions. Okay. So ang tanong, ilang 4 meron sa 19? So we have, ilang 4 meron sa 19? We have 4. 5 pwede ba? Eh kung 5 kasi, 4 times 5 is 20. E 19 lang yan. So hindi ubra, 4 lang. Kung 4 times 4, 16, ilan ang natira sa 19? 3. Lagay natin as numerator. So copy the denominator. Lagi naman ano, ganyan. So therefore, ang final answer natin is 4 and 4 thirds. Okay? Moving on. Okay, tignan naman natin itong problem natin na to. Okay? Ayan. 2 and 1 third divided by 4. Okay. Again, kapag ka meron tayong mixed fraction, convert or change into improper fractions. Okay? So we have 3 times 2, we have 6 plus 1, we have 7. And then copy the denominator. So that is 7 thirds. Then, yung division gagawing multiplication. Okay. Now, get the reciprocal of 4. So, what is now the reciprocal of 4? Base sa pinag-aralan natin kanina, yung reciprocal ng mga bang numbers natin. So, that is, tama, 1/4. Ayan. Pwede na ba tayo mag-multiply? Yes, pwede na. Thinking of cancellation method, pwede ba ang 7 saka 4? Of course not. How about 1/3? Pwede? Hindi na kasi pareho silang prime number. So, direct na tayo sa multiplication. We have 7 times 1 is 7. 3 times 4 is 12. Thinking of the lowest term. May lowest term pa ba ang 7 twelfths? Palagay ko wala na, no? Kasi ang 7 is a prime number. So, therefore, ang final answer natin is 7 twelfths. Okay, question so far? Kaya pa? Moving on. Okay, ayan. Here is last sample of division of fraction. Ayan. Tingnan naman natin itong mukha na ito. Ang mukha na ito is kakaiba naman kanina. Kanina itong mixed number nasa unahan or mixed fraction nasa unahan, ngayon naman nasa dulo siya. So ngayon, anong gagawin natin pag ganitong nakita natin? No? Huwag kayong matataranta o huwag kayong maguguluhan kaagad na parang hindi nyo kaya. Analyze lang natin. Ano ba ang unang step na gagawin pag nakita ko ito? Kung ikaw, nakita mo ito, anong unang step ang gagawin mo? Hmm? Of course, pag nakakita ka ng mixed fraction or mixed number, change mo muna yung mixed fractions into improper fraction. Change muna natin ito para hindi tayo malito, no? Okay. So, sa pag-change into improper fraction, we have 3 times 1 is 3 plus 1. We have 4 over 3 or 4 thirds. Meaning, ang magiging pagtingin na natin dyan, 6 over 7 divided by 4 thirds. Didisregard na natin yun. Ano? Kasi chinings natin. Meaning, ito naman is equivalent to 1 and 1 third naman. Okay, yun ang pagtingin natin. Ganyan. Okay? Now, next step. Next step is following the rules of division na mag-multiply tayo ng fraction, i-change ang reciprocal
ng second term or ng divisor at gagawin tayo, gagawin natin multiplication process yung division. So we have 6 sevenths times 3 fourths. Okay? Tingnan niyo mabuti. Bakit 3 fourths? Kinuha natin ang reciprocal ng 4 thirds, kaya naging 3 fourths siya. And then the division naging multiplication. Okay, next. Since pwede na tayo mag-multiply, think of a cancellation method. Pwede ba ang 6 saka 4? Cancel natin. Yes, pwede. Ano number ang pwede dyan na gamitin? Pwede ba yung 4? 4 can be divisible by 4 but not 6. So, baba tayo sa 4, pwede siya ang 2. Okay? 4 divided by 2 is 2. 6 divided by 2 is 3. Yan. Okay, moving on. Pwede na tayo. Itong 3 and 7, pwede ba? Okay, hindi siya pwede kasi pareho siyang prime numbers. Okay, let's multiply. 3 times 3 is 9. 7 times 2 is 14. Okay. Now, tanong. Lowest term, nakasimplify na ba siya? Yes, nakasimplify na siya. So, therefore, ang 6 sevenths divided by 1 and 1 third is equivalent to 9 and 9 over 14. Okay? Let's move to the last example. Ayan. Ngayon, nakita nyo ngayon, pareho na siyang mixed forms or mixed numbers na siyang pareho. Okay. Anong pagka ito ay mixed numbers or mixed fractions na ito, anong unang gagawin natin? Pag nakakita kayo ng ganyan na mukha ng inyong dapat isolve, think of dahil ito ay mixed numbers or mixed fractions, change into improper fractions. Tama, both pareho yan. I-change natin into improper fractions. So let's see. 3 times 6 is 18 plus 1, 19. Over 3. Okay. Kailangan ko ba siyang i-multiply muna? Huwag muna. Ano? Bakit? Kasi that's another step. Mahihirapan tayo mag-multiply agad kasi i-change pa natin ito into improper fractions. Divide lang muna ulit. Okay? Ay, tataas natin ito ng konti kasi wala na tayong susulatan pala rito. Okay? Halika natin. Halika na natin ng konti ito. 19 over 3. Ayun. Then, divided by, ayan. 4 times 2 is 8. Plus 1, we have 9 over 4. Ayan. Okay, next step. Nakuha na ba natin ang reciprocal? Hindi pa natin nakukuha ang reciprocal. Kinuha pala at chinase lang natin ito. Kinonvert or chinase lang natin ito into yung proper fractions. So, ang susunod natin is gagamitin na natin yung rule ng division of fractions na change the reciprocal and proceed to the multiplication process. So, we have 19 over 3 then times, ayan, baliktarin na natin, 4 over 9. Correct. So, we have 4 over 9 or 4 ninths. So, nakuha na natin ang reciprocal. Okay. Since meron na tayong fractions na i-divide and i-multiply na kayo. Sorry, i-multiply. Ngayon, nag-multiply na tayo. Bago yung cancellation, 19 and 9. Pwede ba? Pwede ba sa cancellation? Hindi. How about 4 and 3? Pwede ba? Hindi rin. So, kung hindi siya pwede pareho, then proceed to multiplication process. We have 19 times 4. So, what's the answer of 19 times 4? We have 6. We have 76. Okay. Bakit 76? Bakit po naging 76? Then, multiply mo. O, tingnan niyo siya. 19 and 4. So, we have 36 carry 3. 76, oh, diba? 76 over 3 times 9 is ilan? 27. Okay. Now, is that your final answer? Papapansin nyo, anong klaseng fraction ito?
That is an improper fraction. An improper fraction is not always the final answer because it's not in the simplest form. So what you're going to do is to change that into a simplest form. Okay? So ang tanong, ilang 27 mayroon sa 76? So we have dalawa o tatlo? Dalawa o tatlo? So meron lang tayong dalawa. Okay. So bakit dalawa? Kasi 27, ilan ba ang dalawang 27? So we have 54. Okay? E ilan ba to? 76. So ilan na ngayon ang natira? Tignan nyo. We have 2 and 2. So meron tayong 22 na natira. So ngayon, yung 22 na to, gagawin natin siya na ano? Numerator. 22 over 27. So therefore, ang 6 and 1 third divided by 2 and 1 fourth is actually equivalent to 2 and 22 over 27. Ganyan ang pag-divide ng fractions. At may encounter nyo ang iba't ibang mukha na to para nakita nyo na iba't ibang mga problems, problem openers, problem solving sa inyong mga learning tasks. Okay? Ayan, isa na naman pag-aaral ang ating ginawa ngayong araw na ito. Nag-enjoy ba kayo sa mga lessons? Di ba madali lang ang division of fractions? I-follow nyo lang ang mga steps, sundin nyo yung mga habilin doon, at pwede nyo namang aralin at mulit-muling balikan ang video na yan para mas lalo nyo maintindihan. Kasi for sure, may encounter nyo yan sa inyong mga learning tasks dito po sa ating self-learning modules. Muli, ako po, si Ginoong Marilyn Marquez na nagsasabing, kaya nyo yan, kaya natin lahat yan, math lang yan, numbers lang yan, mas magaling tayo dyan. Okay? Magandang araw sa inyong lahat and happy learning everyone!